Anong pagkabulag ang nararanasan mo ngayon na nangangailangan ng paghihilom ng Panginoon? Isang puspos ang pananampalatayang araw, kapanalig. Nasa 30 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Linggo po ngayon ng pandaigdigang misyon na may temang We Cannot But Speak What We Have Seen and Heard. Kung nararanasan natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at kinikilala natin ang Kanyang makaamang presensya sa personal nating buhay, maging sa komunidad, hindi tayo maaaring manahimik, kundi ipahayag kung ano ang nakita at narinig sa paraan ng ating pamumuhay. Sa araw na ito, idalangin din natin ang kaligtasan at katatagan ng pananampalataya ng lahat ng misyonerong nakadistino sa iba't ibang panig ng mundo. Nang manatili silang matapat sa kanilang pangako na manindigan para sa Diyos at sa sambayanan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Dumating si Jesus sa Jericho, at pag-alis niya roon kasama ng kanyang mga alagad at ng marami pang tao, may isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabi ng daan, si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazareth ang dumaraan, nagsimula siyang sumigaw. Kaawaan mo ako, Jesus, anak ni David! Pinagsabihan siyang tumahimik ng mga tao. Pero lalo lamang niyang nilakasan ang kanyang sigaw. Panginoon! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Huminto naman si Jesus at sinabi, Tawagin niyo siya. Lakasan mo ang iyong loob at tumindig ka. Tinatawag ka nga niya. Inihagis nito ang kanyang balabal at paluksong lumapit kay Jesus. Kinausap ito ni Jesus at sinabing, Ano ang gusto mong gawin ko? Ginoo, makakita sana ako. Sige, ang iyong pananalig ang nagligtas sa iyo. Agad siyang nakakita at sumunod siya kay Jesus sa daan. Magandang araw mga kapanalig. Ako po si Father Chris Robert Silian of the Society of St. Paul. Ang mabuting balita ngayon ay tungkol kay Bartimeo, isang bulag na pulubi na muling tinanggap ang biyayang makakita sa pamamagitan ng kanyang pananalig at pagtitiwala kay Jesus at sa kapangyarihang mula sa Diyos at sa kanya'y makapagliligtas. Marami sa atin ngayon ang tulad ni Bartimeo na mayroong mga kahinaan o karamdaman. Sa lahat ng ito, kailangan natin ang paghihilom mula kay Kristo. Inaasam natin ang isang pag-asa na higit sa ating inaakala. Isang pag-asa ng paghihilom, isang pag-asa ng luwalhati, na higit pa sa panandaliang kalusugan at tagumpay na mayroon ang daigdig na ito. Mga kapanalig, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kahit pa sa ating mga kahinaan at kakulangan o karamdaman, maging sa ating espiritual na pagkabulag. Hindi hadlang ang mga pisikal na kahinaan upang makamtan ang espiritual na pagkamulat. Tulad ng paghilom ni Jesus sa mga mata ng bulag, hinihilom tayo ni Jesus kung saan tayo nasasaktan. Nais ni Jesus na maging bahagi tayo sa paghahari ng Diyos. Kahit pa kailangan niya tayong pagalingin sa ating karamdaman at kahinaan upang makarating dito. Inialay niya ang kanyang sarili sa Ama para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan para sa ating kagalingan. Sa ngayon, maaaring bulag tayo at lampa, pero nakikibahagi tayo sa pag-asa at panalangin ng lalaking bulag. Anak ni David, maawa ka sa akin. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asahan niyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May galak, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Sa anumang misteryo naroon tayo, maging makabuluhan ang buhay kung kasama natin si Kristo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.